Hello? So muli ay isang mapagpalang po sa ating lahat mga kapatid. Nakakatuwa sapagkat marami tayong nakita na mga bagong mukha na narito. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng buhay at kalakasan. Mamaya po ay mamaya natin ipabalita yung mga bagay na nangyari sa pagpasok nitong March 1. Marami po. So pasamantala natin iwan ang mga bagay na ito at magtayo ay mag-focus sa ating tinatawag na pag-aaral na may kinalaman kong muli tungkol dito sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga kababaihan. Hindi ito nagpapakita o indikasyon na mga babae ay mahihina at hindi makapapantay sa kakayanan ng lalaki. Hindi po ganun. Meron nilamang sitwasyon na ipinapakita si Apostol Pablo kung bakit niya ibinabawal ang tinatawag na pagtuturo ng babae sa pulpito. At ito nga po ang ikalawang bahagi na ating pupuntusan sa tinatawag na pag-aaral natin ng banal na kasulatan. Wala na sigurong mas hihigit pa sa mga isyu na pinagtatalunan sa iglesia, sa isyu ng mga babae na naglilingkod bilang pastor, pari o preacher. Matagal na kasi ito ay usapin pa magmula ng kauna-unahan pang pagsigol ng iglesia. Ito'y pinag-uusapan na. Dahil dito, napakahalaga na huwag tingnan ang isyong ito na lalaki kontra sa babae. Meron kasing tinatawag na competition daw. Hindi naman ganun. Hindi ito issue ng diskriminasyon, ito'y issue ng biblical na interpretasyon. Karamihan sa hindi pagkakasunod ito ay nagmumula sa iba't ibang kahulugan o interpretasyon ng mga salitang sinabi ni Pablo tungkol sa papel ng mga kababaihan na matatagpuan sa unang Korinto chapter 14 verse 34 to 35 at 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 14. These verses are important, so we must study them carefully with prayer. We want to raise our beliefs and practices on scripture. We do not want to twist the scriptures. It is my prayer that we can all examine this passage of scriptures with a sincere desire to hear what God is saying to us through it. Meron lang ilang bagay na hindi malinawan, kaya dinadalangin natin na bawat isa sa atin ay aralin po ito, itong bagay na ito para ating maunawa. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, pinapahiwatig ng sulat ang ilang mga bagay na hindi nila pagkakaunawaan. Ang history po kasi ng Korinto, ito ay isang mayamang lugar na kung saan ay punong-puno ng imoralidad. Ang Korinto ay nababalo ng mga Diyos-Diyosan at ng mga tinatawag na mga harlot na mga babae at mga bebentahan dito ng lahat. Ito ang Korinto. Kaya ang ilang mga kapatid na narito, parang karamihan ito ay mayayaman. Merong mga pride ito na kung saan ay hindi patatalo ang isa sa isa. Kaya nagkakaroon ito ng tinatawag na problema ng hindi pagkakaunawaan. Mayroong problema na kinakaharap ang iglesia ng Korinto. Ito yung mga kapatid na mayroong kanya-kanyang iniidolong tagapagsalita. Pagdating sa pulpito, kaya sila ay nagkakaroon ng mga pagtatalo at pagkakabahabahagi. Merong favoritism, yung tinatawag na preacheritis. So itong si Apostol Pablo ay sumulat sa iglesia ng Korinto, mula mo sa chapter 1, nakikita po natin yan. Ito ang nagiging problema. Divisions in the church, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Pangalang problema, contentions o yung pag-aaway-aaway. Mismo nasa iglesia yan, kung inyong mapapansin. Envying, jealousy o yung tinatawag na mga pagkakaingit. Dati alam kung ang tinaiingitan ba nila ay mas mayaman yung isa sa kanya, o mas matalino yung isa sa kanya, o mas maganda yung isa sa kanya, o mas pogi yung isa sa kanya. Ang mga pinagkatalunan nitong mga ito, napakarami nilang mga usapin sa loob ng iglesia. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, tingnan po natin ang nakasulat, ay ganito po ang kalagay. Ayan po, sa New International Version, ang sabi ay ganito, I appeal to you brothers in the name of our Lord Jesus Christ that all may agree with one another so that there may be no divisions among you and that you may be perfectly united in mind and thought. My brothers, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still another, I follow Christ.
Sa Tagalog popular version ng magandang balita Biblia, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin, nag-iisa sila. Amen. Sapagkat ipinabalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-aaway, ito ang tinutukoy ko, may nagsasabi sa mga kapatid, kay Pablo ako. May nagsasabi naman ako'y kay Apollos. May iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako. At may iba naman nagsasabi ako'y kay Cristo. So nagkakaroon ng competition doon sa tinatawag na Iglesia ng Corinto na itong mga kapatid ay nahahati dahil kay kanya-kanyang pagkulito.